Welcome back sa Salamat Dok. Questions na po tayo, sabi ni Edison Rehensia. Bata pa lang po ako, nakararanas na po ako ng mental and behavioral problems. Gaya na po ng pagiging ilang sa mga tao. Mahiyain po at lagi po akong gustong mag-isa. Marami pa po akong ibang naranasan. Dapat po ba ako magpa-therapy? I think ito more of social anxiety. No? Yung parang kinakabahan sila pag in certain social situations like public speaking, yes, or may kasama silang mga hindi nila masyadong kilala pa na mga tao. Is that mental ailment or illness? No. Hindi naman. Kasi kung if they can pilit, pwede pa silang pipilitin na to go. Yeah, they can still. But pwede pa rin i-address yun in therapy. Krisha Malyari, mayroon po akong tito na kasalukuyang may sakit. Inaalala ko po kung baka magtuloy-tuloy na ang kanyang depression at anxiety. Paano po ba siya matutulungan naming mga kaanak? So again, very important yung support nila. So make sure na they monitor. And kung sa tingin nila persistent na, sobrang tagal na, and meron, hindi na naaalagaan ang sarili, hindi na kumakain, hindi na nakakatulog, or meron ng mga negative thoughts like suicidal thoughts, patingin na nila kaagad. Oo. Parents, Landero tanong niya, may anxiety po ako, paano ko ba matutulungan ng aking sarili sa tuwing nagkakaroon ako ng panic attacks? Panic attacks, merong mga behavioral management, no? Like deep breathing. Pag nafe-feel na ang may attack na, deep breathing 10 times. A slow inhale, tapos pause, tapos slow exhale. Para mas gumanda ang circulation ng oxygen sa brain. Pero may gamot po yun. May tableta na pwedeng meron ipop? Meron din. Meron din? Oh, may behavioral, meron din gamot na okay, they can take as needed pag, yes, pag sobrang severe. Pero kailangan reseta ng doktor. Josephine Omlang, may kilala po ako na nakararanas ng panic and anxiety disorder. Nahihirapan rin po siyang huminga. Hindi makatulog at nagiging blurry ang paningin. Uh-oh. Kailangan po ba siyang ipa-MRI? 25 years old lang po siya. We need to rule out kung may any medical problem. Okay, pwede naman yun, but consultation pa rin with a doctor na who can assess properly. Dolores Aculador, ang aking mga anak ay nakakaranas ng kalungkutan dahil never nilang nakasama ang kanilang ama. Magkakaroon po ba ito ng impact sa kanilang emotional well-being? Yeah, it's a common problem ngayon because of yung sa OFW siguro or separation breakdown in the family, and it can have an effect, no? But of course, maganda lang dyan kasi I think ang mommy nila is there and very supportive. So, and with the extended family din siguro, they can also share na in the pag-alaga. Marami salamat po kay Dr. Joan Rifareal. Galing magpaliwanag.